Hello po, good morning. Andito na naman po ang yung lingkod ni Adams Vlog. Ngayon po ay meron kaming operation dinis ng mga MAPSI. Yung tinatawag na yung operation dinis dito sa aming. At kung saan nag-o-operation linis po kami. Pin drive, yan. Pinagagana ang tubo ng tubig para hindi na manual po. Yan. Thank you.
Ulit ko nga, mga sa impong, no? Yung mga sa kabataan niya. Yan po, magkakapilang po kami. Pilihin niya sapat niya para matuwa sa akin. Magbibigay nga ng kakaan. Mapinan mo na yung dalawa bago magtrabaho. Tawagin mo. Sagot ako nga bumumba. Tandaan mo ba? Paling Ram! Kapi tayo dito. Ano mo? Kapi! Tara! Dab! Kami ni Tuntun na mo. Kukuha kami ng gulong doon dyan sa mga. Dab! Asawa ko sa mga niya. Bagyan saan. Hanggang mabubosay, hanggang mabubosay lahat niya. Kawawa naman itong mami ko. Mami, kasi hindi mo ko tinatawag. Hindi kasi, kaya kami mo. Telepon. Gawa nung ano, bumili kami sa Laguna ng mga halaman. Tanghaling sapat na ulanan kami. Hindi mo ko tinatawag. Kaya di ko umasakyan. Kapag nang takit lang kami. Gala. Papalitan na lang natin ng gulong. Wala pa kang gulong. Oo. Pag-mentyan na yung gulong. May papalitan mo ng gulong, taas-taasing ganun, hindi ganun din. Hindi. Tatanggalin na. Yung tama yung ganyan lang para, o nagiging tapunan nga ng basura, Brad, baka bukas makalaw, pagdating nyo, marami na naman basura siya. Tama-tama. Para wala nang, para wala nang gulong. Ang tanong lang naman dyan, ano ba kung bakit binakura? Hindi nyo ginagunan ng puro ng manggayaan. Sabi ni Edward niya eh, hindi nyo ito sa magkabon dyan. Ayun, sino, hindi nyo magkasama. Ayun naman, hindi nyo sa dyan. At saka yung mga atin sa Manila, dyan lang ginagunan. Hindi nila itinapon talaga doon sa ano. Yung mga ganun lang. O, oh, nabulok na. Eto! Pog! Andito na raw, pare Koy! Yan. Ayusin po nila, re-referin. Para... Re-referin po nila para... Maganda-ganda naman. Nabulok na po siya. Malaking ano no, pare ko.
nag-aagahan. Yan po ang mga mamsi namin ng Carmel Village. Mga nag-aalmusal sila. Yan po, mga nagkakainan, tsikahan. At pagkataos niyan, may raffle po kami para sa... yung may mga raffle sa akin para sila na sa mamsi. Yung gano'n po sinong... bibigyan mo na, oh, malilibre at bibigyan ng 400 yan. Sa Matthew, yan po. Yan po ang mga pakulo ng mga mamsi. Yung Saturday, naglilinis sila, nag-operation, clean and drive, yan. Tapos kainan. Yung vlog mo. Kainan po, yan. Dapat ikot-ikot ka? Hindi, okay lang. Nakapokot yun dyan. Tapos yan po ang... tapos pagkatapos. Yan po, isa po sa mga committee namin yan. Siya po sa social welfare. Parang ganun po siya ang committee namin sa ganun. Yan. Kita niyo po yan. LPG. Para na rin kahit papaano maging aware tayo about dun sa magiging yan batas. Po, yung LPG, no? Yung yan naman po ngayon na nagpapaseminar po sila. Actually, bagong batas LPG, po siya. Yan, last year, October 2021. Sino lang po nagkaroon ng mga ganyan para sa safety ng LPG. So, nag-advise kami ng DOE na by August 1, mag-start na silang maghigpit talaga pagdating po sa LPG. Ano po? So ito naman pong batas na ito is hindi lang para sa amin na nagtitinda, kundi unang-una para po sa protection ng mga consumer. Ano po? Kasi ang gusto lang naman ng ating government kaya implement yung batas na to is para magkaroon tayo ng maayos at quality ng mga silinder na ginagamit sa ating bahay. Yung protection mismo ng mga consumer ang gustong protektahan. Ano po? So, what are the hazards of LPG? So, ano-ano daw yung health hazard ng LPG? Actually, kapag ka naman nakalanghap tayo ng LPG, ay hindi naman tayo agad-agad na mahihimatay o hindi makakahinga. So, mangyayari lang yung kapag ka high level of concentration. Kapag ka nasa isang saraging lugar tayo, sa kwarto, sa kusina, na hindi naman ganun kaganda yung ventilation. So, kapag ka continuous yung paglanghap natin dun sa vapors ng LPG, so, possible na magkaroon tayo ng asphyxiation o yung hindi tayo makakahinga ng ayos. Ano po? Pero kung maganda naman yung ventilation ng ating mga kusina, so, labasan ang vapors niyan. Ibig sabihin, tagusan, sisingaw, lalabas sa kung saan man merong pwedeng paglabasan yung LPG, yung vapors niya. Ano po? Actually, ang LPG po talaga is walang amoy. So, nilagyan lang po yan ng pampaamoy na mabaho. Para nga, pagka nalanghap natin, ay medyo magre-react tayo. Kasi kapag mabango po ha, ang inilagay na pabango, pabaho. Ano po? Kasi kapag ka mabango ang inilagay dyan, baka instead na mag-react tayo, mag-panic tayo, or ano man, nalanghapin pa lalo. Alamin natin kung saan ang gagaling yung ilim. Eh, baka amuyin pa natin ang amuyin. Correct. So, ginawa talagang mabaho po yung amuyin niya. Ano po? Para kahit pa paano, syempre, lahat naman tayo, ayaw ng mabahong amoy. So, sa atin, sa bahay, so ano-ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas tayo dun sa LPG leak? Ano po? Or para maiwasan natin yung pagkalat ng leakage dun sa ating bahay. So una, keep the doors and windows open. So mas maganda yan kapag ka, halimbawa dun sa ating niluluto, sa kawali, umapoy yung mantika. Pag tinakluban natin yan,
mawala ang apoy dun sa kawali. Kasi nawala yung presence of oxygen. Ano po? Second, yung heat. Ano po? Okay, yung fuel muna. So, fuel. So, ang example ng fuel, mga papel, kahoy, yung LPG, yung nagko-contribute para magkaroon ng apoy, yung tinanggagatong ika nga. So, once na tinanggal natin yan, for sure, mawawala na apoy. So, yung heat naman, ano po, actually, isa sa mga contributor ng heat kapag ka, halimbawa yung grass fire, ewan ko lang po kung familiar kayo sa grass fire, wala namang nagsisindi, pero nagkakaroon ng apoy yung sa isang open space. Ng mga gagamit, hindi lang basta refill ng refill. Kasi yung nangyayari po kasi ngayon is refill lang ng refill. Kung ano yung dalhin namin sa planta, yun lang ang kakargahan nila, yun lang din ang ibibigay sa amin. So mas pinahigpit po yung magiging batas ngayon pagdating dun sa RA 11592 na hindi na basta-basta ganoon ang mangyayari. Kung ano lang brand ng planta, yun lang po yung re-refillan nila. Eh dahil walang planta to, hindi po siya mariripilan. Papatak po siya as illegal. Kasi bawal lang mag-refill ang planta kapag hindi nila brand. So kapag kayo ay nakabili pa ng M-Gas by August 1, ibig sabihin, papatak na siya as illegal. Kung meron mang ibinibenta doon, si dating kinukuhanan nyo, na ibigay pa sa inyo, so tanongin nyo, bakit meron pa kayong itinitindang gano'n? Ang alam ko, starting August 1, is wala nang pwede magbenta ng generic. So tingnan nyo na lang po ano po yung isasagot nila. May karapatan din po kayo na tumanggi dun sa mga tangke na ibinibigay sa inyo kasi unang-una kayo yung gagamit. So kapag ayaw nilang palitan ng may brand, eh mas maganda, lipat na lang tayo dun sa ibang, hindi lang naman po kami. Siyempre, isa lang kami sa mga magko-comply dun sa batas, pero for sure, marami din po dito mga magko-comply. Kaya kung meron kayo mga existing na binibilhan, sabihin nyo na lang, is gusto nyo, yun yung brand na tanto. Kasi siyempre, yun na yung batas eh. So kapag tayo nabibigyan pa ng ganito, ibig sabihin lang, hindi sila sumusunod dun sa batas. Ano po? So ilan nga po pala sa mga pwede o acceptable na cylinder, yung Island Gas, Brent, Petron, Siling, Phoenix, so super kalan. So yun po yung... Diyan, wala kayong pupuntahan, pwede kayong tanggihan ng mga pinagbilhan nyo po. So may mga katanungan po kayo? Free swap, ang ano po, as long as ano naman po yung tanke nyo, good kasi yan, pwedeng swap, maliban lang po sa putrin. Yung sa puwet po ng ano, ng tanke. Ardel, na-ide mo na po ba ito, sir? Na-ide mo na. Kasi may mas pangit pa po dito na tanke. Ano, yung corroded. Yung mga, kung merong pong ano, i-ano mo nga, nasa ano naman? Nasa pliers nyo. Kung ano na po yan, may yupe o meron ng parang lubog. Manipis na po yung tankinom. Ayan, medyo ano pa, meron iba po. Kalawang talaga at saka mga corroded na po yung tankinom. Ito, ayan, manipis na kasi may mga lubog-lubog na po yung tanke. Bomba. So saan bilang nagpapatipad po ng LPG nilo ngayon, makikita nyo po naka-passport sila. So kami bilang ano, iniikot po namin yung mga store na nagtitinda ng mga illegal. So at ganitong tanke nyo, babayaran naman po ni Sir Marlon yung dollar. Ang problema nyo na lang po, yung 175 sa ilalim. Ang no, kagudto-gud po ang usapan, halimbawa ganito, kinukonsider pa po ni Sir Marlon na gudto kasi isyo shoulder na po niya yung collar.
Yun nga eh, oh. Di ba? Ngayon po, huwag na po kayo mag-alala sa 3,175 kasi yung sabi nga ni Ma'am Hans, kung ang bahay may nakakalagay sa milyon, sisirahin lang na 175, hindi po kayo papayag nun, di ba? Correct. Ngayon po, ganun po sistema ng mga nag-illegal refill. Ang tangke nila ng mga bulok, pilit nila ilalabas ngayon sa mga in-consumer. Para ang makuha nila ang mga tangke mo na maganda. Pagdating po ng araw, by UCO siguro, hindi natatanggapin ang planta to. Ang ano po dyan, last touch, kung sinong huling may hawak ng ganitong reject na tangke, sila na po, sa kanila na po yun. Sila na magsusolder. Sila na po yun. Hindi natatanggapin po ng mga planta po yun. Ang gagawin po ng mga tulad sa inyo, nakakuha ng ganito, bibili na po kayo ng brand nyo. Magkano po ang brand nyo ng 11 kg? 1821. Yun nga yun. 2-1 po, 2-1. Ganun po pag nagkabaranggayan po, eh ano na lang po sa ano kanila na talagang may batas na po. Doong dati po tinatanggap ko ng ganito dahil hindi pa po mahigpit yung batas ng LPG bill. Ngayon po nagkaroon po ng ano na sila na pag-abutan ng tangke, wala na po silang magagawa kung hindi magpalit na po ng tangke. Opo. Kung bibili niyo naman yung regulator nito, ma'am, nagpe-presyo yan ng 800. Oh, actually, yung pong regulator nito ay sarili namin expenses. Nagantay pa kami ng sponsor kasi gasto, anak kong saan. Nagantay pa daw ni... Nagde-demo sila ng bagong energy. Pinag-isipan pa daw nila, ma'am Hanisel, kung bibigyan kami ng regulator. Regulator na ditampak, yan. Nakakagulo po sila. Hanggang gusto niyo po magpalit. Kung nakarigasto na kayo, halimbawa, ayaw niyo pang magpalit ng ganito. Halimbawa, nakarigasto na kayo, mga 2 months, 3 months, at naisipan niyo yung mag-energas, pwede pa po. Energas, yeah, maganda naman ang ano na kasi niya. Opo. Yung mga lumang tangke ng LPG papalitan na nila, yung kinatawag nilang Japanese style. Yung palang Japanese style, yung tangke niya na Emily. Baka si Mami Emily. Pero, okay pa. Wala na dito. Oh. Kaso, wala na. Yeah. Kung saan. Si Milin yata yun. Oh, si Milin. Na kung saan nga po papalitan nga yung mga LPG. Yan, opo. Yan. Maganda naman. Ito. Well, gusto mo ba yung ganito? 14. The number is number 14, Joe de la Cruz. Wow, Joe! Nagkano? 400. Isang monthly Joe. Number 10. Anong month? Number 10. Naku, si Noemi. Noemi. O yan. Yan. Libre na ng ano monthly due. Hindi! Ibabayad sa monthly due. Sa akin po ibibigay yan. May. May? Si Ate Jo. Si Ate Jo, ano? Pera? Yan, nagkakagulo na po sa para sa ano, yan.
Salamat po, maraming salamat po.